ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay namamalagi sa akin at ako naman sa kanya. Ang bawat simbahang Katoliko ay mayroong tabernakulo. Sa tabernakulo, inilalagak ang banal na sakramento, ang katawan ni Kristo, sa anyong tinapay matapos na ito'y makonsagra sa loob ng banal na misa. Ngunit ang tabernakulo ay pansamantalang tahanan lamang ng katawan ni Kristo. May mga pagkakataong kukuhain ito at dadalhin sa mga may sakit o kaya naman ay tatanggapin ng mga mananampalataya sa susunod na pagdiriwang ng banal na misa. Ibig sabihin, ang tunay na tahanan ng Panginoon ay ang mga mananampalataya. Sa bawat tumatanggap ng banal na Eukaristiya, namamalagi si Jesus. Kung mauunawa ang ganap lamang ng bawat mananampalatayang Katoliko kung ano at sino ang kanilang tinatanggap sa banal na komunyon, ay hindi nila kakayanin ang kaligayahan na kanilang tatamuhin. Sapagkat sa pamamagitan ng pagkain sa katawan ni Kristo, si Jesus na tunay na Diyos ay nananahan sa kanila. Ang makapangyarihan at walang hanggang Diyos na si Jesus ay nananatili sa bawat isa sa kanilang tumatanggap sa kanya sa banal na Eukaristiya. Sa kanyang pag-uwi matapos ang pagdiriwang ng banal na misa ay kanyang iuuwi si Kristo na nananahan sa kanya. Pagsasagawa. Ikaw na tumatanggap sa katawan ni Kristo sa Eukaristiya, paano binabago nito ang iyong buhay? Paano nakikita ng ibang tao si Kristo sa buhay mo?